So ayun mga kaumbuyan, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng ating mga kaumbuyan, sa lahat ng ating mga kababayan. Sa lahat ng OFW sa buong mundo, magandang araw po sa inyong lahat. Nasaan man kayo ngayon, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan habang pinapanood niyo po yung ating video. Ayan. Kanina nakita nyo, ginawa natin yung ating box. Ayan, yung box natin. Ito yung isa sa libangan ng mga OFW po. Libangan niya ng mga OFW sa buong mundo. Lahat ng OFW po, ginagawa po yan. Yung pong pag-iipon po sa box. Para po sa mga magpapabagahe, magpapapackage, yan. Yan po ang libangan namin. Kung may nakita kami na gusto namin ipadala o ibigay kung kanino man dyan sa Pilipinas, binibili namin at ilalagay namin dito sa mahiwagang box na ito. Yan. Yan po ang kasiyahan po ng isang OFW. Yan, makita nyo sa likod ng box yung kasama ko. May backroom tayo. Tol! Mike! Kaway ka naman. Kaway ka muna, isa. Hello po. Iyon. May kasama tayong background sa likod ng ating box. So yan. Nakita nyo kung paano tayo gumawa ng box. Medyo talagang kailangan nating mag-effort. So hindi naman lahat, hindi naman required, hindi naman kailangan lahat ganun yung gawin natin sa box. Kasi dito sa Middle East, sa Saudi, usually talaga, ang ginagamit naming courier o pag magpapaship po kami, actually puro sea cargo kasi yun yung mas mura, mas convenient po sa amin. Yeah! Kasi kung kami gagamit po ng air cargo, medyo mahal. Come on! Kaya mas prepared po namin na magpa sea cargo. Kaya kung mapapansin nyo lahat po, karamihan po ng mga babagahe namin, mga package ng OFW galing po dito sa Middle East. Halos makita nyo, ganito yung mga tape. Ganito yung mga box. Talagang punong-puno ng tape. Parang ayaw pabuksan. Ano? Kasi, yun nga po, si cargo yung ginagamit namin. Medyo matagal. Inaabot ng 60 days o minsan 70 days pa. Yeah! Kaya kailangan talagang matibay yung box. Ano? Para ipagbalibagan yan ng mga tao doon sa kung saan man yan dadalin, sasakay man yan sa barko, at ipagbalibagay niya, medyo matibay. Ito, itong box ko, ano to, bali, dalawang patong, itong taas, tapos yung ilalim niya, tatlong patong. Three layer po ng tape yung ginawa ko, tapos two layer po dito sa taas. Ngayon, sa ibabaw, ganun din ang gagawin natin dyan, three layer, para talagang matibay. Yun yung purpose ng tape na yan, para kahit siya ipaghagisan man yan, hindi siya sasabog, hindi masisira. Itong tape na to, itong box na to, masisira lang yan mga kaumbuyan kung saan siya sisirain. Isa rin yung safety measure ba? Safety measure din yung paglalagay ng tape, pagpapatibay. Kasi doon sa mga mag-i-interest, yan sa laman ng box natin, sabi nga, pag nakita natin yung nabukas, binuksan lang yan. Sinadyang buksan yan. Hindi po kasi kayang buksan. Kahit ipagbalibagan mo yan, lalo pag ganito yung tape niya, hindi po yan kayang buksan. Not unless talagang bubuksan. Yeah! Kung may mag-i-interest. Yun yung purpose din nito. Safety measure din po itong tape na itong ginawa natin. So, effort lang. Effort lang talaga pag-tape. Medyo magbibigay ka talaga ng time para safe yung ating mga ipapadala. Kasi sayang naman kung masisira yung box. Siyempre pag nasira yan along the way, pag siniship na yan o nasa shipping time nandun sa proseso po na binabiyahe, pag nasira po yan, yung laman niya sigurado sira na rin. Sira na rin, tatapon, pag-iinteresan na po yan. Although yan naman ay may insurance sa mga courier, sa mga padalahan, may insurance naman po yan. Pero mas maganda na yung patibayin natin, at least walang hassle. Ano? Tapos, yun nga, medyo matagal siya, 60 days hanggang 70 days. So,
Kung ang prepared niyo yan eh, gagamitin yung pampasalubong, bilangin niyo yung days doon sa pagpapadala niyo hanggang sa umuwi kayo para mas maganda yung mauna yung box. Halimbawa, 2 months yung biyahe ng box, so bilangin niyo. Bilangin niyo yung days para kung ito'y pampasalubong man yung laman nito, at least mauna sa inyo ng mga kahit 1 week. Yung po yung tip ko sa inyo. So, doon naman sa pagbili naman ng mga panglagay dyan, ang tip ko lang ay kung may plano naman kayong bumili, halimbawa ng mga shampoo o mga sabon, pagkain, kung may plano naman kayong bumili, pagka nakita nyong sale, bilhin nyo na. Pero i-check nyo lang yung expiration date. Expiration date doon sa time po na kailangan siya lumapag. Kailangan mas maganda, mas 1 year pa yung excess o yung expiration, 1 year pa. Mas maganda yun. Pag may nakita kayong sale, bilhin nyo na para hindi kayo mahirapan. Kasi minsan, pagka maglalagay na tayo ng pampasalubong natin tapos bibili tayo sa bago tayo umuwi, pag hindi sale, masyadong mahal. Ano? Medyo masasaktan tayo. Kaya minsan, gusto nyo natin bumili, hindi na natin magbili kasi nga, mahal. So, ang advice ko sa inyo, kung may plano naman kayong bumili, pag nakita nyo yung sale, bilhin nyo na. Pero, check nyo po yung, i-consider nyo po yung expiration para hindi po masayang. Kasi nangyari nyo sa akin, last time, yung chocolate na binili ko, mahal pa naman yung chocolate, na-expired lang siya. Pagdating ko doon, 1 week na lang, eh hindi ko napansin, 1 week na lang pala yung expiration, sayang. Eh, ayun nga, kaya lagi nyo i-check yung expiration date bago kayo bumili. So yun lang, mag-ipon. Ito, itong mamaya tatakita ko sa inyo yung mga binili natin. Halos lahat dito, 1 year ko bago, 1 year kong inipon. Ayun, dumami. Ang hindi ko lang alam kung papas ito sa box. So yun lang, maraming salamat na ang video nito ay nakapagbigay sa inyo ng konting kaalaman pagdating po sa pagpapabagahe, pagpapapackage. Ano? Ito po yung box ng mga nasa Middle East. Compare niya sa mga European, American, iba po yung box nila. Kasi halos ginagamit nila puro air cargo. Parang 1 week lang, 2 weeks lang nasa Pilipinas na. Ito kasi, kaya ganito ang itsura nito sa Middle East, kasi ginagamit namin ay sea cargo. Medyo matagal. Yun po yan. Mapapansin talaga sa lahat ng mga OFW na nagpapadala sa Pilipinas, lalo sa Middle East, yan ang itsura ng box namin. Talagang balot na balot ng tape. Halos ayaw pa buksan. So yun lang. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga subscriber, sa patuloy niyo pong pagtitiwala, at sa mga bagong subscriber natin, maraming salamat po. At doon po sa hindi pa po nagsusubscribe at bago pa lang po sa channel natin, ay mag-subscribe na po kayo. I-click din po yung bell icon para po ma-update kayo sa ating mga bagong video. Paki-like din po at share para po lumawak po yung ating channel. Ano po? Tapos, after po ng video natin ito, papakita ko naman sa inyo kung paano po paglalagay ng mga gamit-gamit o bagay-bagay, pagkain man yan, sabon man yan, kung ano man yan, ilalagay natin sa box. Tuturo ko din sa inyo yung aking pamamaraan. Ano po? Yung aking technique sa paglalagay po ng mga bagay po dito sa loob ng box. Yun po ay sa susunod po nating video. Kaya po, keep watching po para po sa ating mga bagong video. Maraming salamat po. Kung lagi ko pong bilhin sa inyo bago po matatapos ang ating video, always keep safe po sa lahat po, sa saan man po tayo pupunta. Lagi po tayong mag-iingat, sumunod po tayo sa mga health protocols po, medical protocols po sa lugar na ating pupuntahan. Huwag tayong pasaway kasi ang consequences niyan, tayo rin ang magsasuffer. Ano po, kasabay po ng ating pag-iingat, lagi po tayong mag-pray, mananalangin, at panahon po ngayon, siya lang po talaga ang mag-iingat sa atin, magbibigay po sa atin ng pag-asa, lakas ng loob,
para po anumang problema at pagsubok ang dumating sa buhay natin, malagpasan po natin yan sa pamamagitan po ng tulong niya. Maraming maraming salamat. Until next time, ito po si Tito Gata. Maraming maraming salamat.